Magandang umaga sa lahat. So, nung nakarang araw, nag-send ako sa inyo sa ating group chat hinggil sa ating syllabus sa paghahanda at evaluasyon sa kagamitang panturo para ito'y maging gabay ninyo at kung saan magkaroon kayo ng mga advanced research about the iba't ibang mga topic na ating tatalakayin. So, ang una doong topic ay hinggil sa isang guro, mga katangian o epektibong guro sa malikhaing pagtuturo. So, once again, siguro we have to fast track everything kasi na-late man itong ating klase. Pero, mahabol pa rin natin. So, kilala naman ninyo ako sa mga hindi nakakilala. Once again, I'm Brother Joe Ars Alferez. I think teacher ko ninyo ako last 2 semesters ago tungkol sa panunuring pampanitikan as well as yung wika, ugnayan ng wika at kultura. Okay, kung naalala pa ninyo. Okay, so now, magkakaroon tayo ng diskusyon or hinggil sa epektibong guro at sa malikhaing pagtuturo. Then sinasabi na ang guro ay isang pinakamahalagang variable sa loob ng silid-aralan na nakapaggagawa ng matagumpay at epektibong pagtuturo. Kaya nga kayo mga future educator, sana kayo yon. Napakahalagang variable sa loob ng isang silid-aralan. Tayo yung bida, tayong boss, tayong manager, tayong leader sa isang silid-aralan. Then, kailan ba natin masasabing epektibo at matagumpay ang isang pagtuturo? Ang lahat ng mga kasagutan nito ay nakasalalay din sa isang guro. Hindi naman ako perfectong guro. Ngunit, inaasahan ko sa mga estudyante at umaasa din estudyante sa akin na sa bawat panahon na nandyan ako sa silid-aralan, sana natututo sila. So, sa kasalukuyang panahon, hindi man natin, wala man tayong face-to-face. So, ito lang isa sa paraan na maipaabot ko sa inyo ang ating iba't ibang mga talakayin, ating iba't ibang paksa, na sana naman natututo kayo. Hindi man ito sa silid-aralan, na sana isang variable pa rin ako sa loob ng silid-aralan na may magawa na matututo kayo at magiging epektibo. I don't know kung epektibo itong pagtuturong ito, but ang mahalaga dito, you just cooperate kung anong mangyayari sa buong semestre na sana may natutunan tayo. So may tanong, madali lang ba ang pagiging guro? Or madali lang ba? O ba talaga ang maging guro? I think naalala pa niyo nung sinabi ko sa inyo na hindi madali ang pagiging guro. Kung naalala pa ninyo, nung sa face-to-face tayo, sinabi ko sa inyo, kung napilitan man kayo, pwede pa kayong mag-quit. Ngayon, mag-terger kayo, pwede pa kayong mag-quit. Kasi hindi kayo magiging masaya kapag napilitan lang kayo. Okay? Kasi hindi madali ang pagiging guro at hindi kayayaman sa pagiging guro. Tandaan ninyo yan. Okay? Pero sabi ko, kung napipilitan man kayo, sana ngayon, napamahal na kayo na ito talaga ang profesyon na tatahakin ninyo. Ulitin ko, hindi madali ang pagiging guro. Okay? Now, sa pagtuturo at pagkatuto, ito ay mapanghapong prosesyon ang pagtuturo. Alam natin yon. Ang isang guro ay alagad ng agham at sining. Nagbubunga ang mahusay at matalingong pagtuturo ng guro ng epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Sabi nga, tayo ang variable sa isang silid-aralan. At ang ating profession, sinasabi sa inyong English, sa inyong education subject na teaching is a mission. Okay? Teaching is a mission. And it is also a noble profession. If it is a mission, so therefore, it is also a vocation. Bukasyon siya. Tawag natin ito upang sa ganon, may paabot natin yung
sa ating mga mag-aaral o kayo mag-aaral in the future na maipaabot ninyo o maibahagi ninyong kaalaman ninyo sa iba. Kaya nga, sinasabi natin, it is a vocation para tayo sa iba. Kaya tandaan niyo at ulitin ko, ito yung malaking hamon sa atin bilang o bilang kayo na magiging guro. Kaya nga, alagad tayo ng agham at sining. Tandaan niya, alagad tayo. Pag alagad ka, ibig sabihin, alam niyo kung ano ibig sabihin alagad. You're a servant of arts and science. Tandaan natin yan. Okay. If it is a servant, so therefore, we have to serve, especially to the young minds. Okay? Then, mahusay at matalinong pagtuturo ng guro ang epektibong pagkatuto ng mag-aaral. Na to be effective, sana ito graduate. With my experience as teacher, ang kasiyahan ko lang hindi naman ako yumaman. I think more than half of my life nagtuturo ako. Pero yun bang yung reward mo na yung mga mag-aaral mo, matagumpay na sila sa buhay. Nung na-assign ako sa Cebu, last year pumunta ako. Then naglakad-lakad ako doon sa SM. Then may biglang malaking mama na lumapit. Sabi niya, there, kasi ganun yung mga Cebuyan, brother, there, or father, there ang tawag nila. There, kaila ka pa na ako? Tinitingnan ko siya. Alam ko, estudyante kita. Pero pagmumukha ko hindi ko na matandaan. Sabi niya, there, ako man yung palagi mong linuloko. Ako yun si Safra, kasi Safra yung apelyedo. Alam mo, there, maraming salamat. Engineer na ako ngayon. Wow, you are now somebody. So ang kagandahan doon, I'm happy na nagiging bahagi ako sa buhay niya bilang isang guro. Sana natuto siya. Then sabi niya, there, maraming salamat talaga. Ngayon, hindi po niya mararanasan yan. Habang tumatagal kayo at magiging professional teacher kayo, mararanasan ninyo yan. Dito naman sa Cotabato, na matagal-tagal ako from NDU, tsaka dito ngayon sa ating institusyon, yung mga nag-graduate, sir or brother, maraming salamat talaga brother sa naitulong mo sa akin. So at least, at the same time, maaring nagiging epektibo ako at maaring natututo din yung mag-estudyante sa akin. Okay? So, next. Paano natin maaring simulan ang prosesong ito, especially sa itong epektibong pagtuturo bilang isang guro? Magsimula sa pagpakilala ng mga mag-aaral na tinuturuan. Tayo, sabi, kilala na tayo. Pero kayo, pag first sa isang subject, unang meeting ninyo, of course, may orientation, pagpapakilala. Okay? Background ng teacher, of course, iniisa-isa din yung mga mag-aaral. Then, mahalagang simulan ang relasyon ng guro at estudyante sa isang magaan at palagayang sitwasyon. Okay? Magaan at palagayang sitwasyon. I don't know kung your experience with me, kung magaan ba ang loob ninyo sa akin nung nakilala na ninyo ako. Pero sana naman ngayon, nagiging hiyang kayo at is nagpalagayan na tayo ng loob. Okay? Then, sa sitwasyon na pumapasok ang mahalagang tungkulin ng guro, ang pagkakataon at paggamit ng mga mabisang estratehiya at pagganyak o sa pagganyak ng mga mag-aral upang mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa loob ng silid-aralan. Tandaan ninyo yan ha, na sana nagawa ko na rin ito sa inyo. Pagkakaroon ng paggamit ng mabisang estratehiya at pagganyak or motivation. So, ulitin ko, in your education subject, there are a lot of strategies. Dami-dami isang katutak na strategies. But once again, there is no such thing as perfect strategies. Tandaan ninyo ngayon, walang perfectong strategy. Okay? Nasa sadguro pa rin kung paano niya. Depende kayo kasi yan sa sitwasyon. Halimbawa ngayon, sitwasyon ngayon, anong magandang estratehiya? And of course, ito, isa to sa estratehiya, ang pagre-record ko sa lecture. That's one thing. Kung epektibo ba o hindi epektibo, it's up to you, it's up to me. Pero base sa aking karanasan nung nakaraang semestre, ang ganda naman ng feedback ng mga estudyante. Sir, okay lang ito, sir. Dahil kung mahina man ang kuryente sa amin,
At least kung na-download namin itong lecture mo, pwede naming mapakinggan. Samantala, pag mag-Zoom tayo, mag-Google Meet tayo, may problema kasi may problema naman talaga sa ating internet connection. So once again ha, nasa sayong estratehiya at nasa sayong motivation. And I think tinuruan kayo kung paano gagawa ng banghay aralin o yung lesson plan. May subject din kayo sa education. Ayun yung nadaanan ko ngayon. Then, nandoon yung motivation, yung pagganyak. Sa motivation na yun, ito yung pumupukaw ng interest, ng attention ng estudyante na sundan kanya. Okay? So, tandaan niyo yan kasi that's part. Then, sa pagkabit ng epektibong estratehiya, maaari itong gisingin ang interest ng mga mag-aral, pati na ang pagnanais nilang matuto pa. Okay? Sabi ko na, gisingin ang interest, ang atensyon ng mag-aaral kasi pag ganyan, yun bang hahanap-hanapin ka bilang guro araw-araw ng iyong mga mag-aaral? Napansin nyo, nagmamagic ako. Kasi that's one way. And I think nakuha ko yung atensyon ninyo. Kaya nga minsan lang sa akin, yun yung sis brother to us, yun yung teacher namin na magician. Ang magic lang di makalimutan. Hindi naman sa ganon. Dapat yung mga tinuturo. Sana naman. Okay? Pero yun yung trademark ko. Kapag ako ay nagtuturo with matching magic, ayun, hindi ata ako makalimutan kasi that's part of a strategy. Okay? Sana naman, hindi yan nanatili sa strategiya, kundi natututo yung mga mag-aaral. Then, maaari nitong gabayan ang mga mag-aaral sa patuloy nilang pagtuklas sa bagong kaalaman. Of course, that's it. Lalo na ngayon, makabagong teknolohiya. Noon, wala ito sa amin. Google Meet, during that time, wala yan sa amin. Kaya sabi ko, mapalad kayo. Kasi everything is provided, nandyan na. Isang pindot lang sa computer, nandyan na ang kaalaman ng gusto mong malaman. Kaya ito yung malaking hamon sa inyo. Sa amin noon, punta kami sa library with card catalog, with a class card. Okay, library card. Okay, para matuto. Sa pag-research, ganon. Sa inyo ngayon, nandyan na lahat, ayaw pa rin. Pero ang kami mga guro, gumagabay kami sa inyo. Samantala, ngayon, sa makabagong panahon, makabagong teknolohiya, kaming guro, kahit na may veterano na kami, may mga edad na kami, para mag-trending din kami, para makibagay din kami sa inyo, of course, matututo, nagsanay din kami sa mga estratehiyang ito sa makabagong teknolohiya. Para naman magabayan kayo. Kaysa sa hindi ako magle-lecture, magsisend lang ako ng module, mga articles, nagagawin ko din yon. Pero matuto nga kayo, matututo ba kayo? Harap-harapan nga, may module, hindi nga natututo. Samantala ito, virtual. Okay, so yun yung malaking tanong. So, malaki ding hamon sa inyo ito. Okay? Next, ang pagtuturo ng mga mag-aaral kung paano matuto at kung paano magkaroon ng malayang kaisipan ay ang pinakamahalagang papel ng isang guro. So, develop the critical thinking. Paano mag-isip ang mga bata? Itong tinatawag magkaroon ng malayang pag-iisip. Okay. At saka magkaroon din sa English, tinatawag philosophy, tinatawag ng critical thinking. Marunong din siya mag-isip. Kaya nga, minsan napansin ninyo, kung face-to-face lang ito, yung nag-face-to-face tayo, di ba tinatanong ko kayo? Alam ko na yung sagot. Pero gusto ko lang matrigger, mapukaw yung inyong mga iniisip na nandyan. Tawag ito sa philosophy, innate ideas, nandyan na, na kailangan lang itrigger. Upang sa ganon, lalabas yan. Ha? Tandaan nyo, mga future educator, palabasin nyo lahat kasi doon mo madiscover yung bata. May talent para ito magdaldal ang bata at ikalon para itong bata. Yung iba naman, ayaw magdaldal pero pasulatin mo ang galing. At ikaw yung gagabay. Ito yung papel natin bilang mga guro, especially sa pagkatuto ng ating mag-aaral. Mga terminolohiya sa wikang Filipino kaugnay ng mga estratehiya sa pagtuturo. So there are a lot of terminologies at alam na din niyan. Sa English mayroon din. Nagkataon lang na Filipino yung ating medium, so therefore Filipino yung gagamitin. Una, itong tinatawag na pagdulog or approach sa English ay set ng mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng pagkatuto. So the approaches, pagpalagay hinggil sa kasilikasan ng pagkatuto. So, nagdepende na ngayon sa guro. Halimbawa, pag ikaw na-assign sa section 11, so ibig sabihin, nandoon na yung, hindi naman mahina,
hindi naman mahina. Ngunit, nandoon yung mga pasaway, nandoon yung tinatawag nating KSP, yung mga kulang sa pagmamahal. Pero hindi sila bubu ha, kasi sa kasalukuyan walang bubu na ngayon. Lahat matalino, pero yun yung malaking hamon sa iyo. Okay? Kaya nga yun yung titingnan mo. Anong approach, anong dulog ang gagamitin mo sa kanila para makuha mo yung atensyon ng mga kabataan yon? Mapalad kung doon ka makapagturo sa mga star section. Kasi isang instruction lang, sundin. Pero samantala sa number 11 section ka o sa section 11 ka. Ayun. Kaya nga, sabi ko, dapat doon papasok ang isang guro bilang isang misyonaryo. Sabi man natin, teaching is a mission. It is a vocation. It is a noble profession. Pero sa kasalukuyan, may problema ang ating kagawaran ng edukasyon. Bakit? Ang tinutukan lang ng mga guro, ito experience yun, yung nasa star section. Ang mga last section, may problema. Instead na yun yung tutukan sana bilang isang mission, labo-labo. Kaya nasa sistema natin. Okay? Ah, ito yung special na ano. Ito yung mga representative na may mga contest. So, ito yung alagaan. Yung section 11, wala na. Ginagawa ng mga teacher doon, yung kuto-kuto, chismis dito, chismis doon. Pero sana kayo ha, mga young minds, magiging guro kayo, iwasan yon bilang isang guro. Okay? Another na term, the methods. Ano ang metodo na gagamitin mo? Ito ay ang sunod-sunod na hakbangin gumagabay ng guro sa kanyang pagtuturo ng tiyak na aralin. Okay? Depende sa method. This is related also to strategy. Okay? Sabi ko nga, there is no, walang perpektong pamamaraan sa pagtuturo. Nasa sayo yan. Nagdepende yan sa sitwasyon, nagdepende yan sa mga mag-aaral. Okay? Pag nakita mo na ito yung hiyang mga mag-aaral, go for it. Baka doon sila matututo. Pero, alam niyo, may mga standard, may mga teacher din na height standard kuno. Ako noon, nung bata-bata pa ako, ganun yan. Kasi parang ayaw ko mapantayan. Okay? Kasi ako lang magaling. Pero ngayon, habang tumatagal ako sa pagtuturo, hindi. Mas maraming mga bright sa inyo kaysa sa akin. Kahit na doktor pa ako, hindi assurance sa pagiging doktor sa kagalingan. Mas magaling kayo sa akin. Okay? So, yun. Kaya nga, ako bilang guro, anong metodo na gagamitin ko? Kaya nga, there are times, di ba, yung mga teacher nyo noon sa high school, sa mathematics, o kahit anumang subject. Kapag may magaling dyan, tapos may mga slow learner, anong ginagawa ng teacher? Ah, pinapatuturan. Mag-group work o kayo nang magturo. So at least, yun yung method na ginagawa ng teacher para maabot niya yung medyo slow learner. Okay? Hindi naman siya bubo, pero mahina lang yung pag-pick up niya sa mga diskusyon. Okay? Next, okay, kita nyo pa, mamaraan, estratehiya, interrelated. May, kumbaga, interrelated, pariente-pariente lang sila ba? Mga kasin sila. Ito isang planadong proseso para sa isang particular na gawain. Okay? May paganya ka, may mga dulog ka, may mga pamaraan ka. Ito naman, anong estratehiya na gagamitin mo bilang isang planadong proseso sa isang particular na paksa o mga gawain ninyo o proyekto na gagawin nyo. Then the technique, okay, ay tiyak na gawaing malinaw na makikita sa pagtuturo. O, technique. Napansin yung the interrelatedness of the terms? Pamamaraan, technique, approaches, strategy, yan. Sabi ko nga, pariente lang sila. Pero, sabi nga, tiyak na gawaing malinaw na makikita sa pagtuturo. Sabi nga, iba-ibang pamaraan, iba-ibang estratehiya, iba't-ibang technique, approaches na ginagamit ang mga teacher. Kayo, you can attest to that kahit na dito sa ating universidad, sa College of Education. Kanya-kanyang estilo yung teacher. Yung iba dyan, may pagalit-galit pagdating. Yung iba, ganito-ganyan. May iba dyan, upo-upo lang, nagpapareport lang, na hindi naman dinidiscuss, hindi naman nagdadagdag. So, ibig sabihin, alam nyo, tamad yung teacher na yon at huwag tularan. Okay? Kaya nga ikaw, in the future, pag magpapareport ka, alam ko, papareportin ko rin kayo, pero ngayon, wala man tayong interaction, pero yung reporting niya, i-re-record niya, kasi that's part of the technique, strategies, papamaraan. Okay?
Pero, I think noon, nagre-report kayo, at least nagbabat-in ako. Or anybody can share. Kasi para mas malawak yung kaalaman na dala-dala ng buong klase. Okay. Then, may mga mahalagang salik na naka-apekto sa pagtuturo sa kaligirang akademiko. So, tingnan nyo, ito, ano itong mahalagang salik na nakaka-apekto daw sa pagtuturo. Itong mga salik sa pagtuturo. Check on this. Ang guro, ang mag-aaral, as well as ang kagamitan. Tingnan nyo, ang guro, ang mag-aaral, then kagamitan. Yung iba't ibang mga salik. Until sa guro, ito yung mga katangian na tandaan nyo. Dapat ang guro ay ganyan. Kaya nga, nag-aral kayo ngayon, sabi nga, please equip yourself. Punuin ninyo ng kaalaman ang inyong pag-aaral ngayon. Kasi yun yung ibabahagi mo sa future. Kahit na ako nga ngayon, doktor na ako, pero hindi ko pa alam. Ang daming hindi ko pa alam. Kaya gusto ko bang matuto pa para mas marami pa akong maibigay sa future na mga mag-aaral. Then, mapagmahal ang guro. Tandaan niyo yan. Masiyahin ang guro. Masiyahin, maaring may sense of humor siya. Hindi lang no, puro na kasi mangot ang mukha. Pagpasok kasi mangot, hindi mag-smile. Parang si Tibernes kung sa amin pang term. Yung, ganyan, kasi mangot palagi. Okay? Ah, pangit yun. Ah, pero, sir, ganyan na ba lang pagkatao niya? O sige lang, wala tayong magawa dyan. Kasi mangot lang. Pero, dapat masiyahin din ang guro. Marunong sumakay, especially sa mga kabataan. Okay? Then, kung may mga joke, kaya nga ako minsan, ako, hanggang ngayon, kahit na may edad ako, yung mga trending na teleserye, sinubaybayan ko yan. Sapagkat, pag magbigay ako ng example, main ako sa kabataan, hindi ako magbigay ng example na wala dere, wala dito. So, problema yan. Kaya nga yung iba, hala si sir, ano yung sinasabi niya? Nagjo-joke ba siya? Ayun, ang tanong. Masiyahin ka ba? Minsan, mag-joke ang teacher, yung tinatawag intellectual joke, siya lang tawa, ang estudyante, walang reaksyon. Yan ba yung pagkamasayahan sa isang guro? Ayun yung punto. Okay? Then, of course, a teacher should be creative, yung malikhain. Ikaw, alam mo yan, paano pagiging malikhain? Maaring sa pagsasalita, maaring through writing, maaring sayaw-sayaw, maaring awit. There are a lot being creative as teacher. Then, makabago dapat ang guro. Kung ano man yung naraan na daanan nyo sa mga guro na makaluma, luma na ngang guro, matanda na siya guro, sungit-sungit pa, pangit-pangit pa, ayaw pa ng pagbabago, labo-labo, wala kang matutunan. Ang na-inculcate sa'yo, nalagay sa isipan mo, grabe mo yung teacher na yun. Pero wag yung tularan kasi nagiging kumukuha man kayo ng education. Okay? Another salik yung mag-aaral. Edad, kasarian, ang ugali, kultura, at sa katalino ng mag-aaral. Okay. Sa edad, expect na sa classroom, kayo, pag mag-practice teaching kayo, may mga time dyan na yung mag-aaral doon na mga karabaw na tawag sa mga Cebuano kasing edad mo. Nung nag-practicum ako noon, uy, mas matanda pa man ito sa akin, ang aking estudyante. Kasi nag-practicum during that time, yung during my time, I think I'm 19, more or less 19, running to 20. Okay? Now, kasi wala pa man kaming K-12 during that time. So, with that timing, magiging professional pag 20 years old ka. So, yan. Tandaan niyo, mag-aaral, tingnan niyo bilang mga guro ang kanilang edad. Then, paano mo? Kaya nga, tinatawag ito sa education. Look at the individual differences. Okay. Kung may mga edad-edad na, so malingwahe gamitin mo, of course, naaayon din sa edad nila. Pero what about dito, bata plus ito, punta ka sa gitna, yung tinatawag nating win-win. Naintindihan ka sa tigulang, naintindihan ka rin sa mga bata. Okay? What about kasarian? So, take note on this. Mahalaga ito ngayon, especially sa kasarian. Alam natin ang kasarian, babae or lalaki lang. Walang question dyan. Kaya nga na may issue ito ngayon, noon, look at boys department yan.
may girls department. Bakit ngayon co-ed na? Kasi kita yan when it comes to kasarian, pag puro babae, puro lalaki, may problema. May mag-a-act dyan as lalaki, mga tomboy, then sa for the boys naman, may mag-act dyan as babae na mga bayot. But nowadays, sa kasarian, dalawa lang ha, there is no such thing as third sex. Ang kasarian is only babae or lalaki. But we have to also to consider na may mga tomboy, may mga bakla. And as teacher, tingnan ninyo yan na you don't have the right to judge those people, especially the LGBTQI+. Dami-daming dagdag na sa kanila. Okay? Ito yung tingnan ninyo. Okay. Pero malinaw sa isipan nyo, kasi babae, lalaki lang. Pero wala mo tayong magawa sa kasalukuyan ngayon. Dami nga mga teacher. Okay? Bato-bato sa langit. Dami din ako mga education student. Okay? Na your sexual preferences, sa inyo yun. That's your option. Wala mo magawa ang teacher. Pero as teacher, yun yung tingnan mo. Kaya nga sinasabi sa aming leader sa mga LGBTQ, who are you to judge? You don't have the right to judge. Kaya tingnan nyo, sino yung magagaling? Yung walang kasarian? Ikaw, lalaki, tunay na lalaki, tunay na babae, kaya mo itong ginagawa nila? So yun yung dapat pagnilaya natin, na magaling pala sila. Then another thing, pag-uugali. Ang pag-uugali, so makuha yan sa mga background sa pamilya. May iba dyan, when it comes to ugali, na hindi ka ay-ayang ugali. Pero dapat alamin mo din yun bilang guro. Then, kultura. Itong kultura, kasama ng relihiyon dyan, ito yung tingnan natin. Dapat sensitibo ka rin. Kasi sa klase, iba't ibang kultura yan. Okay? Kagaya sa atin, iba't iba tayo. Mga Muslim, iba't ibang kultura. Kasi there are 13 tribes. Kami mga sitters, dami-dami din namin. Okay, yun yung dapat tingnan ha. Then, talino. You know, kung nasubaybayan yung estudyante, nasubaybayan mo, you know the capacity. Okay? Kagaya sa inyo, dalawang subject ako sa inyo noon. Alam kong kakayahanan ninyo. Yung iba magaling magdaldal sa report. Yung iba magaling magsulat. Yung iba, medyo mahina magdaldal, mahina rin ang pagsulat. Pero hindi ko sinasabing bubo. May talino pa rin sila, angking talino. Okay? Gets? Then of course, ito ngayon ang ating subject. Isa sa mga salik sa pagtuturo ay ang kagamitan or material. So ito yung subject natin. Kasi ang itong kagamitan material ay malaking maitulong na ito sa pagkatuto ng ating mga bata. Now, ang guro, itong isang salik. Take note, ikinikintal ng isang guro ang pagtitiwala at ginagawang isang kawili-wiling hamon ang pag-aaral. Yon, kinikintal, inuukit dito sa isipan, dito sa puso, na magiging isang kawili-wiling hamon sa pag-aaral. So, nasa teacher na yan. Especially ito ha, ikinikintal ng isang guro ang pagtitiwala at ginagawang isang kawili-wiling hamon ang pag-aaral. Yan. Kaya there are times kung makuha mo yung tiwala ng mga estudyante, doon na yon. Kasi sabi nga, ang guro ay pangalawang magulang. So doon din nag-open kasi yon, dala-dala mo yon, pinakita mo yung tiwala at nagtiwala rin ang mga mag-aaral. Talino, ay yung matalino. Ang malawak na kabatiran at kaalaman ng guro sa kanyang itinuturo at paraan kung paano ito itinuturo ay mahalagang katangian ng isang epektibong guro. Magiging mahirap ang gawaing pagtuturo kung mismo ang guro ay walang ganap at pag-unawa sa paksang kanyang itinuturo. May mga ganon. Okay? Ulitin ko, magiging mahirap ang gawaing pagtuturo kung mismo ang guro ay walang ganap na pagkaunawa sa paksang kanyang itinuturo. Kaya nga dito sa katalinuhan, depende yan sa preparation mo. Kaya nga pinapagawa, nung nagturo ako sa high school, nagturo ako sa elementary, talagang pinapagawa ka ng lesson plan. Kasi yun yung proseso kung saan magiging mamaster mo, okay, ang paksa or leksyon na ituturo mo sa araw na ito. Pero yung mga mag-aaral na, mga teacher na
Wala lang. Okay? Yung tinatawag natin, que sera, sera, whatever will be, that future that I can see, que sera, sera. Ibig sabihin, bahala na si Batman. May mga gurong ganyan na. I don't know, dito sa college, mayroon pa ba? Wala man kaming lesson plan, pero mayroon kaming sinusunod na syllabus. Kaya nagsisend ako ng syllabus. Kung may pagkukulang man ako, at least kayo na yung magpuno kasi tigulang naman kayo. Hindi yung you rely more on your teacher. Ah, si sir, discuss man. Pag hindi ko madiscuss, at least may alam kayo. Kasi hindi ko man kawalan yan. Kawalan ninyo yan kasi lalo lang magbo-board pa kayo. Kami, wala naman. Pasado naman kayo. Wala kaming problema. Kayo nga, malaking hamon din sa inyo. Kami bilang gabay, pero sa katalinuhan ng isang guro, kailangan din talaga yon. Pero sabi ko, wala namang bobo na guro, the fact na pumasa siya sa, nakagraduate siya, pumasa sa license, may license siya, so therefore bright siya, pero kailangan lang din yan na pag-aralan muli, hindi lang yung kesera-sera. I think malinaw yan. Sinabi na natin ito, mapagmahal dapat ang guro, then masiyahin ang isang guro. Alam na natin yan. Then, of course, malikhain ito. Balikan natin ito. Ang kaalaman sa mga paraan at estratehiya sa pagtuturo ay lalong magiging epektibo kung may malikhain at mayamang pag-iisip ang guro sa pagbabalak o pagpaplano ng kanyang aralin. Okay? Pagbabalak, pagpaplano, be creative. Ngayon, makabagong teknolohiya naman, kaya ngayong iba, very creative sila maggawa ng PowerPoint presentation. Pero kami noon, during that time, wala pa man itong mga ganitong teknolohiya. At doon yan lalabas, cutting-cutting, drawing-drawing sa aming mga visual aid. Kasi ang mga kabataan, visual man, kung ano yung nakikita, doon natututo. Ngayon, through creativity sa PowerPoint, doon lumalabas. Kaya nga ako, hinahinay na ako nagsikap, kahit may edad na tayo, pero at least, naiin pa rin sa kabataan. Okay? Halimbawa, kagaya nito, paano lang kung hindi ko ito alam ang application na ito? Paano kung maipaabot ito? Sige lang ako bigay sa inyo ng mga handouts. At is ngayon, dinaldal ko, makita niyo, mabasa ninyo, at parang nasa classroom pa rin tayo. Okay? That's part of pagkamalikhain ng isang guro. Okay, makabago, alam niyo yan? Then, hinggil naman sa mga mag-aaral. Sinabi natin kanina, isa sa mga salik ay ang mag-aaral. So, ano-ano yung katangian, ang edad, sinabi ko na rin sa inyo yan. Okay? Then, kasarian. Ulitin ko itong kasarian, ang interest ng lalaking mag-aaral sa ibang interest ng babaeng mag-aaral. Marapat lamang na malaman ng guro ang kaibahang ito, lalong-lalo na sa pagbibigay halimbawa sa mga pagtatalakay. Okay, ganito. Noon kasi, karamihan, pag teacher or education kinukuha mo, babae lang ang kumukuha. Then one time, ang mga bata, ang mga baral, nasanay sila na from elementary, high school, puro babae ang kanilang teacher. Kasi may bayot man din, o babae na rin yon. Okay, now, nung nasa NTU ako, naalala niyo yung first meeting, pinapasulat ko kayo ng expectation. Yun yung ginawa ko rin doon sa NDU. Then, part with, anong inaasahan niyo sa isang guro? So, may isang sumulat to na nasanay kasi ako sa mga babaeng mga guro. Ngayon, nabigla ako na mayroon palang lalaki na guro sa Filipino. Pero sige lang, susubukan ko rin kung paano ako matututo sa gurong ito na lalaki. So, ibig sabihin, yung mag-aral na yon, he or she preferred doon sa babae kasi nasanay siya. Then, nung nabasa ko, sinishare ko sa kanya, alam niyo kasi, subukan niyo si lalaki. Baka matuto din kayo sa lalaki. Kaya yun, nag-umpisa na ako sa magic-magic. Wow, si Brother Joss, mapiya magturo. Ah, mapiya pala, ibig sabihin, at least nabago ko yung pananaw niya sa bilang isang mag-aaral. Na pwede palang lalaki. Okay? Kasi sa totoo lang, konti lang man talagang lalaki na kumukuha ng education. Ngayon, medyo dumadami na kayo. During my time, I think 20 kami sa isang section, dalawa lang kaming lalaki, pero yung isa hindi pa tunay na lalaki. Ako lang daw nagkunwaring tunay na lalaki. Anong malay ninyo?
Okay? Okay, sige. Ugali, alam ninyo yan. Kultura. Ito, mas maganda ibalik natong kultura. Kinakailangan ng isang guro na ang pagiging sensitibo at mulat sa iba't ibang kulturang maaring pinagmulan ng kanyang mag-aaral. Ito, mulat ka. Kaya nga, naalaala na tandaan pa ninyo at nagka-class noon, say sorry, I have to say sorry. Pasensya kung may naapakan, may nasasaktan. Okay, at least naghingi ako ng apology. Kasi yung iba dyan, tahimik lang yun, pero baka natatamaan na. Pero minsan, bilang guru, di ba, habang nag-lecture ako nung nandoon pa face-to-face pa ito, napapatama man talaga ako para matuto kayo. That's part. Okay? Pero at the end, sinasabi ko man, bato-bato sa langit ang matatamaan, sana mabukol para ma-identify ay ikaw pala yung natamaan. Okay? Pero sa kultura, tingnan na, be sensitive to the different culture. Okay? Kasi baka may nasasagasaan ka na. Okay. Dan talino, alam na niyan, sinabi natin. Then, when it comes to material, so sabi ko, ito na yon ang ating asignatura. Okay? Paghahanda at evaluasyon sa kagamitang panturo. When it comes to material, mahalagang salik sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto ang anumang kagamitan o sitwasyong nagagamit ng mga guro sa kanyang pagtuturo. Okay, malaking gamit ang material. Malaking gamit itong mga tinatawag ito sa English na IMs, yung instructional material o kagamitang panturo. Malaki talaga. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nagpa-report kayo, please, lakihan namin yung handwriting kasi kawawa naman. Pangit pang handwriting, ang liit-liit pa, naloko na. Kung nasa 11 section ka nagturo, wala. Walang interest ang bata. Kasi sa writing pa lang, creativity mo, wala na. Okay? Pero I really advise yung iba, cutting-cutting with all the art, with all the creativity, pag makita kahit na pangit yung handwriting, very attractive sa mga mag-aaral. Yung kagamitan kanyang ginagamit. Now, we'll move on. Uri ng kalahok ng mga mag-aaral o uri ng pakikilahok ng mga mag-aaral kung paano mag-participate yung mga mag-aaral sa klase. Ang pakikilahok ng mga mag-aaral yan, maaring individual, okay, reporting individual, oral, pwede rin. Sa atin may 30% oral, pero ito ngayon sa pandemic, hindi yan applicable. Then, maaring buong pangkat. Halimbawa dito sa Filipino, pwede namang gawa tayong buong pangkat. Halimbawa, speech choir or sabayang bigkas. Then, peer tutoring. Yan bang, sino yung magagaling? Siya yung magturo sa mga mahihina o slow learner. Pero ulitin ko, hindi bugo. Slow learner lang. Mahina yung facing niya. Then, team learning. So, magragkoon ka ng team. Tapos, sila yung magbahagi. At sila yung natututo at the same time. Then, bilang individual, ito yung tingnan nyo. Ang individual na mag-aral at ang guro. So, ito na yun. One-on-one yan siya. Then, buong klase. Then, mag-aaral at kapwa mag-aaral. Then, maliit na pangkat na mag-aaral by team. Okay? Then, sinasabi ito, ito tandaan nyo, sabi ko palagi ito na walang bubo ngayon. Hindi kagaya sa amin noon sa psychology, may bubo. Why? Kasi we are being categorized. Pag mag-exam kami, dito kami sa idiot, imbecile, average, above average, excellent. May mga ganon ang aming categorization. Pero sa inyo ngayon, iba na. Iba na. Ibig sabihin, puro bright. Nagdepende sa iyong intelligence. Kaya nga ito yung dapat tingnan din natin. The learner's centered teaching. Then you have to consider yung tinatawag na multiple intelligences. Ano itong multiple intelligences? Okay. Ayon kay Howard Gardner, ang tao na natututo sa iba't ibang paraan sapagkat bawat isa ay may kakayang natatangi sa iba. Okay. Ito yung ideha, ito yung pag-aaral. Sabi ko, mapalad kayo kay walang bubo sa inyo, walang idiot sa inyo. Kasi dahil kung hindi man kayo bright sa pagganyan o pagganyan, mayroon kayong angking talino
na doon kayo kaaya-aya nga, kaaya-aya natatangi sa iba. Kung mahina ka sa sulat, magaling ka mag-draw, doon ka bright. Magaling ka sa sports, doon ka bright. So, ibig sabihin, walang bobo ngayon because of this multiple intelligences. So, ano-ano ito? Yan. The verbal, the visual, musical, logical, naturalist, bodily movement, interpersonal, intrapersonal. So, isa-isahin natin yan. Sa verbal or linguistics, yung iba, dito yan magaling. Na sana tayo, kayo, lahat ng mga teachers, sana magaling tayo dito. Okay? Kasi ito yung puhunan natin. Tandaan nyo, ha? Ito yung puhunan. Kaya nga ngayon, third year ka. Kapag may problema ka pa rin sa pagtikal, huwag ka na mag-teacher. Dinescourage kita, huwag ka na mag-teacher. Sapagkat puhunan tayo, dapat dito tayo bright. Okay, dito tayo bright. Sabi, pagsasalita, mga sinasalita, pakikinig, pagsusulat, pagbabaybay, gramatika, pagsasalaysay, banyagang wika, tula at iba pang anyo ng panitikan, dapat doon tayo bright. Yun yung pagmalakay natin bilang guro. Hindi naman tayo maging summa cum laude, magna cum laude, or cum laude tayo lahat. Pero in this multiple intelligence, dapat dito tayo magaling. Sapat ang pagtikal, lahat na makrong kasanayang pangwika, dapat nasa atin na yung mga guro. Okay? Kaya nga, ang mga guro na pansin, dapat jack of all trade tayo. Pero dapat pahalagahan natin itong linguistics or verbal. Pwede naman tayo sa music. Kagaya sa akin, hindi naman masyado kaganda yung boses ko, but I can sing. I can play the instrument, guitar, the organ, etc., etc. Pwede naman. Pero as teacher, focus tayo dito. Pero pwede naman ulitin ko, you can have all the intelligences. May mga taong ganyan. May isa nga akong classmate sa seminary, yung magna cum laude namin, classmate ko. Kagaling, lahat. Pasalitain mo, pasulatin mo, sa art, ang galing. Lahat na instrument, alam niya tugtugin. Sabi ko, grabe itong taong ito. Kaya nga, doon sa seminaryo, nagsasanay din ako, nagpaturo ako sa kanya. Magic, of course, sinasanay yan. Gitara, sa organ, sa sports. So, pwede. Kaya nga, hindi man ako naging pari, pero paglabas ko, naging guro ako, so magagamit ko. Kaya magagamit ko. Kaya nga, kayo, pag mag-apply kayo, ganun yung usually tinatanong. Okay? What is your talent? What will you contribute to the institution kung tatanggapin ko kayo? Kasi yun yung palaging tinatanong ko nung akong program head sa NDU, may mga applicants na mga teachers, mga bago. Kung tatanggapin ka namin, anong maibigay mo sa aming institution? Ano yung talent mo? Can you sing? Yes. Can you give a sample? Can you dance? Yes. Okay? So, dapat. Ha? Pero dito tayo. Pero pwede tayong nasa lahat, ha? Visual. Paningin, nakikita, larawan, the graphics, the images, larawang diwa, drawing. Kaya nga, kung anong nakikita, or may mga estudyanteng mas magaling dyan, yun yung dapat tingnan ninyo. Pelikula, video, imagination, gamitin nyo kasi dyan sila magaling. Musical, ito na yon. I think lahat tayo, as Filipino, marunong tayo kumanta. Kahit na yung iba, hindi kaya-aya, pero at least marunong tayong kumanta. Musical, the rhythm, the melody, the tune, asyalo. Kaya yung iba, kayo, young people, gusto yung mga rock. Pero yung iba, gusto namang classical, yung mga mellow. Kasi, so, doon kayo magaling. Or maaari din kayo mag-compose ng mga musika. Kaya nga ako, at least may na-compose ako ng musika at inaawit din ngayon sa aming simbahan. Okay? At least yun yung legacy ko. Logical or mathematical. Ah, yung iba, magagaling dito. Yung iba, ako, personal, mahina talaga ako dito. Kahit na philosophy graduate ako, pero at least when it comes to mathematics, may problema. The logic, pangangaturan, pabuod, pasaklaw, katotohanan, pagtataya, pagtasa, the ranking, katibayan, the assessment, pagsasaayos at data basis. Kayon, alam niyo yan from the word mathematical or logical. Yung marunong mag-isip, may critical thinking. Okay? Na pwede na nating nandyan tayo.
Ha? As teacher, pwede sa lahatan, nandyan tayo. Then bodily movement, action, pagkilos, pagsasagawa, sports, pagsali din, drama, activity, lumundag, itapon, hawakan. Kaya may mga ganon, kinetics, more on the body movement. Sana magaling din tayo dyan. Kaya nga habang tumatanda din ang mga teacher, medyo humihina. Kaya nga ako, lumalaki na ang tiyan. So when it comes, kaya hinay-hinay. Control lang para pagtakbo. Kasi that's part of the bodily movement. Okay? Ito, interpersonal or social. From the word enter. Okay? Nakikihalubilo ka sa kapwa. Nakikipagtalastasan, nakikipag-usap, bumabati, umunawa, nakikiramay, nakikisalamuha, nakikihalubilo, tumatawag, bumubulong, umiiyak, salo-salo, piging at pangkat. So, basta nakihalubilo ka, enter sa ibang tao. Okay? Kaya, to socialize. Okay. Sinasabi nga dito, dapat enter. Nandyan din tayo. And why? Remember the poem? Yung naging awit na rin? Yung No Man Is an Island? Alam niyo yan? Old song. Old poem. Okay? No man is an island. No man stands alone. Each one needs someone, needs somebody to converse, to talk, to be with. So, because of this, interpersonal. Okay? Kaya nga sabi, walang nabubuhay. Meron ba? Nabubuhay na mag-isa ka? Kailangan mo talaga yung kapwa. Sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung mga Kristiyano dito, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat. Okay. That's interpersonal. Okay. Kailan kaya nag-umpisa ito? Sa aking panado, interpersonal, di ba? Muslims, Christians, we believe that God created everything and He created Adam. And during that time, si Adam mag-isa. Alam natin yan sa turo natin. Basic na turo natin. Makristiano ka man, mamuslim. Then, nung nag-iisa si Adam, nalulungkot siya. Wala siyang kausap. Kaya nga, interpersonal. Then, one time, natulog siya. Kinuha ang bahagi, yung tadyang ni Adam at ginawang babae at pinangalanang si Hawa o si Eve, si Eva. So, nag-umpisa interpersonal. Magmula noon, masaya na si Adam kasi may kausap siya. Gets yun yung interpersonal. What about itong intrapersonal or introspective? Ibig sabihin, intra, within. Okay, nag-iisip, pag-iisa, lumikha, nagninilay-nilay, binabalangkas sa mga layunin, panukala, at pangarap. Pwede ba itong intra? Sabi, hindi ka nabubuhay kung wala ibang tao. Pero ang intra, sarili mo man. Pwede bang nag-iisip ka? Pwede. Pwede bang kausapin mong sarili mo? Pwede. Napansin nyo, there are times pang nag-isip ka. So, maalaala mo yung mga nakaraan mo, mga happy memories. Uy, bigla kang matawa sa sarili mo. Tapos minsan, uy, ano ka man, Jukers? Nabuang ka? Tumawa ka mag-isa? May mga ganon, di ba? Then, minsan din, maisip mo yung nakaraan mo, mga kalungkutan. Habang nag-iisip ka, naglilagay, tutulo yung luha mo. Siguro yung iba sa inyo, naranasan nyo magkakaroon ng yung recollection or retreat pag graduate ninyo, especially mga private schools, mayroon man mga ganyan, di ba, bigyan kayo ng time, magnilay kayo, mag-isip kayo, mag-isa kayo. Kaya at doon, mapatunayan mo, pwede pala. Pwede din. Enter, entra, pwede rin entra, na mag-isa ka, mag-isip ka. Gumawa ka ng sarili, lumikha ka ng sarili mong mga gawain dyan. Magnilay ka. Okay. Naturalist. Alam natin, naturalist. Ano makikita sa kapaligiran? Yung likas, nagmamasid ka, natural. Isda, mga punong kahoy, mangaso ka, buhay ng mga tao at ibang bagay,
at ang sining na pagkuha ng larawan ng mga bulaklak. Okay. Kung may talent ka doon, kita mo lang isang ano dyan, maaaring ibon lumilipad, tapos ma-picture mo out, gawin mo ng painting ka, pwede rin. Kasi naturalized to be with the other creature. Okay? Sa kapaligiran natin. Or maaaring nagmamasid din tayo. Okay? May mga taong ganun din at doon sila magaling. So, with that, I hope you learned something. At ito pa yung umpisa pa lang, introductory part sa ating asignatura, paghahanda at evaluation ng sa kagamitang panturo. So, sa susunod, I'll also give you another lecture. Magsisend lang ko and be updated sa ating group chat. Kasi may ipapagawa din ako. O ngayon, may gagawin tayo. Okay. Base sa ito, itong gawin nyo ha, bigyan nyo ako ng at least 15 points, mga tatlo or higit pang talata, at alam na nyo yan. Okay? Pag isang talata, this is a reminder, binubuo yan ng 5 or higit pang pangungusap. Huwag kalimutan ng margin sa ka-indention. Okay? That's 15 points. Okay. Simple lang gawin. Sumulat kayo, maaring reflection, maaring mga learnings or natutunan ninyo, lalong-lalo na sa ating lecture ngayon, hinggil sa epektibong, ito, tingnan nyo, epektibong guro at malikhaing pagtuturo. So, write a reflection. Tanungin mo sarili mo. Pagnilayan mo, nararapat ba ako magiging guro? Ano kaya? The reflection, pwede rin tingnan mo sa hinaharap. O maaaring tanungin mo rin sarili mo, bakit pagiging guro ang kinukuha ko? Epektibo kaya ako in the future? So, ang dami kang masabi dito sa ating unang introductory part sa ating talakayan. Okay? So, once again, give me at least a reflection o pagnilayan o learnings, mga natutunan ninyo sa ating unang talakayan. So, kailan ito isa-submit? Submit nyo ito by Wednesday. Saan isa-submit? Ganito. Hindi sa email, hindi sa Gmail ko kasi ako yung nahihirapan mag-check based from my experience. Dapat doon lahat sa Messenger. So, deadline is Wednesday until 12 PM. Okay? Until 11:59 PM. Okay? Wednesday. This coming Wednesday. So, huwag kalimutan ha. Then, I'll give you time sa Monday na magnilay, gawa, din submit niyan. Then, by Wednesday, just be updated sa ating group chat. Maaaring magsisend naman ako another lecture regarding the topic sa susunod na mga topic. Pero ulitin ko in advance, pwede kayong mag-research kasi binigay ko na yung ating syllabus. Pero yung iba, tamad man talaga, alam ko yan. Okay, at least, with this lecture, sana naman may natutunan kayo. Hindi makayo makapagtanong. Kung gusto man yung magtanong, doon na lang sa group chat natin. Sir, hindi ko masyado na yun. Sir, ganito. Ganun na lang. Okay? Pero at palagay ko, malinaw naman yan. Basta huwag kalimutan yung assignment na to be submitted this Wednesday until 11:59 PM. Malinaw. So with that, sa mga nagpupuasa, continue and be faithful sa inyong pagpupuasa. Then, God bless us all. Dalaygon ang Diyos. So maraming salamat sa inyong pakikinig.